Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police sa posibleng pag-asik ng lagim ng New People's Army o NPA. Ito'y kasunod ng pagkamatay ng mataas na leader na si George Madlos o Kaori sa operasyon ng militar sa Bukidnon nito lamang Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, na kung hindi man direktang aatake sa hanay ng pulisya at militar ang naturang grupo, maaaring mag-asik ng lagim ang mga ito sa matataong lugar. Dagdag pa ng Chief PNP na malaking dagok sa kilusang komunista ang pagkamatay ni Kaoris, kaya inaasahan ng hanay ng pulisya ang pagganti ng makakaliwang grupo. Inanunsyo ng Department of Transportation na hindi na kakailanganin pang maglagay ng plastic barrier sa loob ng mga public utility vehicles simula November 4. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Mark Steven Pastor, walang anumang medical findings na nagpapatunay na nakakapagpababa ng hawaan ng COVID-19 ang paglalagay ng plastic barriers, bagkus maaari pa itong kapitan ng virus dahil sa plastic material nito. Kasabay ng pagtatanggal ng mga plastic barriers, inaasahan din ng naturang PEDSA ang pagtataas ng IATF ng kapasidad ng mga PUB sa 70%. Gayunman, idiniin pa rin ng ahensya ang patuloy na pagsunod sa health safety measures na mahigpit pa rin ipinatutupad upang maiwasan ang hawaan ng nakamamatay na sakit. Higit 2 milyong doses ng bakunang Pfizer na donasyon ng United States ang dumating sa bansa. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvis Jr., maraming donasyon pa ang inaasahan mula sa COVAX facility. Hinihintay na lang ng gobyerno ang emergency use authorization ng Pfizer upang magamit ito sa mga kabataang edad 5 hanggang 11. Target ng pamahalaan ang pagbabakuna ng 70% ng populasyon sa pagtatapos ng taon. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko na maging mapanuri sa mga taong naghahanap ng kapareha o karelasyon sa internet dahil mataas pa rin ang reklamo ng mga manluloko sa social media. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na nagkalat pa rin sa internet ang love scam kung saan may mga taong naghahanap ng mga karelasyon, subalit sa huli ay hihingi ang mga ito ng pera at iiwanan ang mga nabiktima. Aniya, kamakailan lamang ay 2 Nigerians ang naaresto matapos gumawa ng modus kung saan humingi sila ng malaking pera mula sa isang businesswoman. Nakumbinse ng mga suspect ang businesswoman na magpadala ng mga pribadong larawan at ginamit nila ito na pang-blackmail kung hindi magbabayad ang biktima ng $8,000 sa isa nilang kasabwat sa Cavite. Dagdag pa ni Eliazar na maging mapanuri at huwag basta-basta bumigay sa mga hiling ng mga taong kausap sa internet, lalo na kung hindi nila ito personal na kakilala. Hinimok din ng PNP ang madla na agarang isuplong sa otoridad ang mga ganitong klase ng modus upang agarang mahuli ang mga taong nasa likod ng sindikato. Mababayaran na ang higit sa 4.6 billion pesos na sweldo ng mga overseas Filipino workers na nagbalik bansa matapos hindi makatanggap ng kanilang buwan ng sweldo sa Saudi Arabia. Ito'y matapos makipagpulong si Labor Secretary Silvestre Bello III sa pamahalaan ng Saudi Arabia at nangako ang naturang bansa na babayaran ang mahigit 9,000 mga Pilipinong manggagawa. Ayon kay Secretary Bello na nagpapasalamat ang pamahalaan ng Pilipinas sa maayos na kooperasyon ng Kingdom of Saudi upang maayos ang problema sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahang matatanggap ang kanilang unpaid salaries bago dumating ang Kapaskuhan. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.